What's up, Quirky Fanatics? Welcome back to my channel. And for today's video, it's another FSL lesson na naman ang ituturo natin sa inyo. At talaga nga naman ako ay nag-e-enjoy na turuan ang bawat isa sa inyo, especially yung ating mga hearing people. Kasi nga naman, it's a great opportunity for us na matuto ng FSL para nga naman kapag ka may mga nakasalubong tayong mga deaf sa labas, o meron tayong mga kaibigan, mga kapamilya, mga classmates, at sa iba't ibang sulok man ng Pilipinas merong deaf, ay mas madali na for us na makakausap sila because meron tayong prior knowledge na about FSL. And for today's video nga, ang ituturo ko nga sa inyo ay may kinalaman sa places, ha? Places na nakikita nyo around sa inyong mga city o yung kung saan yung mga lugar na pinupuntahan ninyo. Yung mga lugar na pinupuntahan nyo dyan sa city, yan ang ating pag-aaralan for today's video. Kaya naman, ikaw na nanonood dyan. Ready ka na ba? Kaya naman, simulan na natin to. Our first word is panaderia or bakery. 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 Ayan. Ganito natin isisenyas yung bakery. Ayan. Ang next na salita na ituturo ko sa inyo ay barbershop or pagupitan. Ayan. Nakaganto ka. Naka letter X ka tapos iganto mo yan. Ayan. Barbershop. O kaya naman, yung isa lang na ganito, eraser mo siya. Ayan. Ayan. Barber. O barber or barbershop. Ang next ay bangko. Nakaganto ka na dalawang kamay tapos iganto mo. Bangko. Bangko. Nakaganito yung dalawang kamay mo tapos bangko. Ang next na salita ay bridge. Iganito mo ang iyong arm tapos bridge. Mag-letter V ka tapos bridge. Ayan. Our next word is kapihan or cafe. You can spell it na lang the word cafe. C-A-F-E. Cafe. Ulitin natin. C-A-F-E. Cafe. Our next word is cementerio. So, nakaganito ulit ang inyong dalawang kamay. Tapos, iganito mo siya. Yung isa ay nakaganito. Ayan, no. Nakikita nyo po ang aking kamay. Yung magkabilaan sila. Tapos, iganito nyo lang din. Patay. Cross, cross, cross. Okay. Ganito ulit natin yung kamay natin. Patay. Cross, cross, cross. Ayan. So, tandaan nyo yung mga konting tip na gano'n, yung mga technique na gano'n para kapag ka medyo nalilimutan nyo, parang hindi nyo na kailangan pang, o kung ikaw ay nagja-jot down ngayon, parang hindi nyo na kailangan pang manood pa ng video pagka bigla nyong na-recall itong word na to, no? So, ganito natin isasign yung cementerio. Patay, that, cross, cross, cross. Our next word is church. Mag-letter C ka, tapos ito yung isang kamay mo, iganto mo siya, church. Ayan, o kaya, ganito. O, church. Ayan, nakaganyan, para lang mas makita nyo po, church. Pero dito siya sa harapan, church. And then, our next word is clinic. Dito, naka-letter C, tapos mag-cross ka dito sa iyong braso. Clinic, ayan, clinic. Our next word is convenience store. Ganito ka, may hawak kang basket ba something, tas kuha, lagay, store. Basket, kuha, lagay, dalawang kamay, nakatikom na ganito, store. Store. Okay, yun po ang senyas ng convenience store. Our next word is computer shop. So, yung first sign ng computer shop ay ito ulit. Computer shop. Computer shop. Ang next sign, kasi dalawa nga yung sign ng computer shop, di ba? Yung next sign ay computer shop. Computer shop. Our next word is factory. Nakaganito lang ang iyong kamay, tapos mag-letter F ka, and then i-swing-swing nyo lang siya dito sa inyong palad, dito sa taas ng inyong palad. Factory or paprika. Factory. Ayan. So, medyo nagiging complicated na yung mga sinesenyas natin.
Nowadays, no, so sa mga susunod na araw, mas makukuha nyo pa at mas malalaman nyo pa yung mga senyos na to. Kaya tumutok lang kayo dito lagi sa ating FSL lesson. Our next word is fire station. Fire, fire, ganito natin yung senyos yan. Fire station. Fire station. Ang next na senyas nito, o may dalawang senyas din to, so may dalawang version yung senyas niya. Yung first version ng fire station ay fire, mag-sign kayo ng fire, ng apoy, tapos station. Fire station. Ayan, ganito, fire station. Okay, yung second version niya ay fire, mag-sign kayo ng fire, tapos station. Okay, our next word is florist, o yung tindahan ng mga bulaklak. Kaganito lang po ang inyong mga kamay sa tindahan ng bulaklak or florist. Yung ihinlalaki ninyo, tapos itong isa para siyang yung bud na nakaganyan lang, tapos buka, tapos store. Ayan. Florist. Store. Ayan. So, tindahan ng bulaklak or florist, ganito po natin siya isisenyas. Nakaganito ang inyong hinlalaki. Tapos, yung kamay ninyo na nakaganyan kayo para kayong Italian. Tapos, ilagay nyo lang siya dito sa gitna. Tapos, bigla siyang bubuka. Nag-bloom na siya. Yan. Florist. Ayan. Ah, to ang senyas ng tindahan ng bulaklak, ha? Okay. Our next word is gas station or istasyon ng gas. So, ganito natin siya isisenyas. If you are right-handed, gamitin nyo yung kanan ninyo. Or gamitin nyo yung kaliwa ninyo. If you are left-handed, use your left hand, syempre, sa paggamit ng senyas na yon. If you are right-handed naman, then use your right hand, di ba? So, sa gas station, ganito, nakabilog ito, nakaganyan, letter O, tapos iganto nyo lang, tapos naka-letter A kayo dito, iganto nyo siya. Gas. Iganyan nyo lang, oh. Ilagay nyo lang to dito. Ipasok nyo lang siya. Gas station. Ito yung first variant, ha? First variant. Gas station. Yung second variant nito ay nakaganito pa rin. Gas station. Gas station. Parang katulad lang din siya dun sa, ano, sa fire station. So, gas station. Okay po? Our next word is grocery, o yung maliit na pamilihan. Grocery. Diba, usually pag pumupunta tayo ng grocery, may hawak tayong push cart. So, ito yung tip o yung isa sa mga technique para hindi siya makalimutan. Grocery, push, kuha, lagay. Push, kuha, lagay. Push, kuha, lagay. Ayan, so grocery. Grocery. O, ganun natin siya. Grocery. Yan, huwag mo sasabihin yung push, kuha, lagay, ha? So, yun lang yung ano, yun lang siguro yung hint para hindi mo makalimutan yung ano, yung senyas ng grocery. So, grocery. Okay, our next word is hair salon. Ayan, sa mga mahilig pumunta sa hair salon. So, mag-V-sign ka, dalawang kamay, tapos iganyan-ganyan mo, igupit-gupit mo, tapos station. Ayan, no, ganun. Hair salon. Hair salon. Hair salon. Ayan. So, this is how we sign hair salon ulit. Letter V yung dalawang kamay, dalawang daliri ninyo. Ayan, naka-letter V, tapos gupit. Hair salon. Our next word is hotel. Ayan. This is, ganito natin isesenyas yung hotel. So, ang inyong kamay ay nakaganito. Yung arm ninyo, itaas nyo ng ganyan. Tapos mag-letter H tayo. Iganito natin dito. Hotel. Ayan. Hotel. This is how we sign hotel. Our next word is hospital. Ayan. Hospital or hospital. Yung ditong braso natin, magko-cross lang tayo ng letter H dito. Maka-letter H ka, tapos mag-ano ka dito, cross. Hospital. Hospital. Ayan. So, letter H dito sa braso, mag-form ka lang ng cross dito. Hospital. Okay. Our next word is kulungan or jail or prison. Ayan. Jail, prison, or kulungan. Ayan. This is how we sign jail, prison, kulungan.
nakaganyan ka, tapos ganito mo lang to. Ayan. Jail. Prison o kulungan. Ayan. Ganito natin yung isisenya sa, ayan o. Kasi diba yung mga grills-grills niya. Ayan. And our next word is library or silid aklatan. Ganito lang natin siya isisenyas. Parang yung nakaayos lang na libro. Ayan. Library. Library. Yes. Library. Yes. Our next word is mall. So, sa ASL, ang mall ay ganon. Mall. Mall. Pero dito sa FSL, i-fingerspell na lang natin yung mall. M-A-L-L. M-A-L-L. Mall. Our next word is museum. M-U-S-E-U-M. Museum or museo. Ganito natin siya isisenyas. Museum. Museum. Ayan. Ganito po yun ha. Naka-letter M. Tapos pagdikitin natin siya na parang bahay. Tapos mag-form tayo ng roof and then pababa. Museum. Museum. Okay? Our next word is theater or teatro. Naka-letter A tayo tapos iganito natin siya dito sa magkabilang balikat natin. Theater. Theater. Ayan. Theater. Okay? Our next word is neighborhood or kapitbahay. So, yung isang kamay mo nakaganito, yung isang kamay mo ay nakaganito rin. Parang naka-letter C kayo. Tapos ganyan, magkatabi muna sa una, tapos paghiwalayan natin. Ayan, then home. Neighborhood. O, isenyas natin. Neighborhood. Neighborhood. Okay, our next word is office or opisina. Naka-letter O tayo, tapos opisina. Opisina. O, opisina. Next is park or parke. Naka-ganito ang inyong kamay, tapos iganito nyo lang siya. Park. Park or parke. Park. Our next word is parking lot or paradahan. So, ganito lang po natin isisenyas ang parking lot or paradahan. Nakaganito ang inyong kamay. Ayan, yung isang kamay ninyo. Tapos, mag number 3 sign kayo. Tapos, parking lot. Paradahan. Ayan. Pharmacy or botika. So, ganito lang po natin isisenyas ang pharmacy or botika. Yung inyong palad, ilagay nyo lang po dito. Tapos, itong inyong middle finger, ilagay nyo siya dito sa gitna. Ayan. Pharmacy. Tapos, mag-sign kayo ng store. Ayan. Okay. Pharmacy. 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 Ayan. Our next word is police station. So, nakaganito ang inyong kamay. Naka-clone na ganyan. Tapos, ilagay nyo siya dito. Police station. Police station. Police station. Our next word is post office. Post office. So, yung tab ninyo na dalawa ay left and right na ganyan. Iganto nyo lang siya. Post. Ayan. Para kayo nag-post nung ano, nung inyong announcement. Post. Then office. Ayan. Post office. Post office. Our next word is restaurant. So, mag-letter R lang po tayo tapos dito sa ating bibig. Restaurant. Restaurant. Ayan, restaurant. Ganito po natin isisenyas yung restaurant. Ha? Kapag ka, yung mga mahilig pumunta dyan sa mga samgyup, sa mga restaurant, sa mga buffet, ayan, so restaurant. Our next and final word ay school. So, this is how we sign school. So, ganito nyo lang po ang inyong kamay. Tapos, iganito nyo lang po siya dito. School. 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 Ayan! That's it, mga Curtie Vinatics at sa ating mga nanonood dyan. Sana po ay may natuturan naman kayong
Another FSL lesson for today na tiyak kong magagamit ninyo kapag may nakausap talaga kayong mga deaf. Kaya naman, keep watching lang sa lahat ng ating FSL lesson dito sa ating vlog. Kaya naman, kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel, don't forget to like and subscribe. I-click mo na rin yung bell button dyan sa gilid kung gusto mong ma-notify ka sa mga latest videos natin. Pero kung hindi naman, ikaw nang bahala. Okay. Ayan, maraming salamat po sa pagtutok na sa ating ngayong araw. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Bye-bye!